Good day, Philippines. Hello, Region 1. Aloha, Sangkarinian learners. Airing live from the Mangu Bamboo capital of the Philippines, San Carlos City, you're tuning in to CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SCC learner, where passion is the key, learning paves the way. With our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SCC learner. Ako si Teacher Jen at welcome sa ating Grade 8 Araling Panlipunan online class. Bago tayo magsimula sa ating aralin, paalala lamang po sa ating mga manonood, patikulad na sa ating mga mag-aaral, na ihanda ang inyong module or self-learning module para sa paksang ito, cellphone o laptop, ballpen o lapis, at papel upang itala ang mga mahahalagang impormasyon na inyong matututunan sa pagtalakay natin sa ating paksa sa hapong ito. Ang paksa natin para sa hapong ito ay nakafocus o nakatoon sa tinatawag nating Renaissance period o panahon ng Renasimiento. Ano nga ba itong panahon ng Renasimiento? Paano at kailan ito nagsimula? Saan ito sumibol at ano ang mga naging ambag nito sa kasaysayan? Ang lahat ng mga katanungan ito ay masasagot natin sa pagtalakay natin sa ating paksa sa hapong ito. Para sa ating layunin, nasusuri ang mga mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo-kultural sa panahon ng Renaissance. Ang layuning ito ay nakabatay sa ating most essential learning competencies ngayong third quarter, week 1. Bago tayo dumako sa ating pagtalakay, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Para sa katanungang ito, bakit tinawag na panahon ng kadiliman o Dark Ages ang unang bahagi ng panahong medieval? Tama! Tinawag na panahon ng kadiliman o Dark Ages ang unang bahagi ng panahong medieval sapagkat ito ay naglalarawan sa yugto ng panahong medieval na kung saan laganap ang kaguluhan, laganap ang digmaan, bunsod ng pagsalakay ng mga iba't ibang tribong barbaro, bumagsak ang ekonomiya, bumagsak ang kalakalan, at nagkaroon ng isang epidemya na tinatawag nating Black Death na naging dahilan ng pagkamatay o pagkasawi ng napakaraming tao sa Europa sa panahong medieval. Ngunit tandaan natin, ang panahon ng kadiliman o Dark Ages ay hindi naglalarawan sa kabuuang bahagi ng panahong medieval. Ito ay naglalarawan lamang sa unang bahagi sapagkat sa huling bahagi ng panahong medieval, nagkaroon muli ng pagsibol ng mga bayan at lungsod at umulad ang edukasyon. Batay sa inyong sagot sa ating balik-aral, alam po ang handang-handa na tayo para magkaroon muli ng dagdag kaalaman sa ating paksa sa hapong ito. Bago natin talakayin ito, para sa ating panimulang gawain, magkakaroon tayo ng isang maikling aktibidad. Ang tawag dito ay hulabira. So huhulaan lamang natin kung ano ang mga tinutukoy na mga larawan na aking ipapakita. Handa na ba? Para sa unang larawan, ano kaya ang tinutukoy ng larawan na ito? A. Ideolohiya, B. Kultura, C. Relihiyon, o D. Tradisyon? Tama! Ang sagot ay relihiyon. Pangalawang larawan, ano kayang kontinente ang itinutukoy sa larawan? A. Africa, B. Antarctica, C. Asia, o D. Europe? Magaling! Ang kontinenteng ito ay tumutukoy sa Europa. Ikatlo, ano naman kaya ang tinutukoy ng larawang ito? A. Teknolohiya, B. Medisina, C. Sining, o D. Panitikan? Tama! Ito ay teknolohiya. Susunod na larawan, ano kayang bansa ang tinutukoy sa larawang ito? A. Philippines,
B, Italy. C, Spain. O D, Germany. Magaling! Ito ay ang bansang Italia, halata sa kanyang hugis na parang bota. Susunod na larawan. Ano naman kaya ito? Ano kayang tinutukoy ng larawan na ito? A, medieval. B, enlightenment. C, prehistorico. O D, reformasyon. Tama! Ang tamang sagot dito ay medieval, letter A. Susunod. Ano naman kaya ang larawan na ito? A, history. B, mathematics. C, science. Or D, literature. Mahusay. Tamang sagot ay science. Next picture. Ano naman kaya ang larawang ito? A, ito kaya ay kumakatawan sa political na aspeto? B, edukasyon. C, ekonomiya. O D, relihiyon. Magaling! Ang tamang sagot ay edukasyon. Para sa ating susunod na larawan, ano kaya ang itinutukoy sa larawang ito? O anong konsepto ang tinutukoy sa larawang ito? A, sining. B, edukasyon. C, ideolohiya. O D, relihiyon. Tumpak! Ito ay sining. Ang susunod na larawan, ano naman kayang bansa ang itinutukoy o pinapakita sa larawan? A, Italy. B, France. C, Greece. O D, Rome. Mahusay! Ang tamang sagot ay ang bansang Greece o Gresya. Ang susunod naman na larawan, ay ito ba ay Italia? B, France. C, Greece. O D, Rome. Alam kong alam nyo to dahil napag-aralan na ito sa ating dating aralin. Tama? Ito ay ang Rome. Okay? Ngayon, balikan naman natin yung inyong mga sagot sa ating panimulang gawain. Isa-isahin ulit natin. Una, relihiyon. Pangalawa, Europe. Pangatlo, teknolohiya. Pang-apat, Italia. Susunod, medieval. Science. Edukasyon. Sining. Greece at Rome. Suriin ang larawan na sa inyong screen at tingnan ano ba ang inyong napansin sa mga salitang ito. Tama! Ang inyong mga sagot sa ating panimulang gawain ay nakabuo ng isang salita na makikita natin sa pinakagitna. At ito ay ang salitang Renaissance na siyang paksa natin sa hapong ito. Ano ba itong tinatawag natin na Renaissance o panahon ng Renasimiento? Tandaan natin na ang mga salita na nabanggit sa ating panimulang gawain ay may kaugnayan sa ating aralin sa hapong ito. Mas lubos nating mauunawaan ang kanilang kaugnayan sa pagtalakay natin sa paksang ito. Balikan natin ang kahulugan ng Renaissance. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugang muling pagsilang or rebirth. Ito ay isang kilusang kultural o intelektual na nagtangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang kultura ng mga Greek at Roman sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga nasabing sibilisasyon. Pangatlong kahulugan, panahon ito ng transisyon mula sa Middle Ages tungo sa modernong panahon. At pang-apat, ito ay nagsimula sa Italia. Sa makatawid, ang Renaissance o panahon ng Renasimiento ay nagmula sa salitang Pranses na nangangahulugang rebirth o muling pagsilang. Nagkakaroon ng muling pagsilang ng sinaunang kultura ng mga Griego at mga Romano. Ngunit bakit nga ba Griego at Romano ang napili ng mga Europeo? Sapagkat naniniwala ang mga Europeo, partikular na ang mga Italiano, na ang sinaunang kabias ng klasikal ng mga Griego at mga Romano ay naglalaman ng mga aral na maaaring makatulong sa kanila upang magkaroon ng mas higit na moral at epektibong pamumuhay. Makikita sa huling bahagi ng kahulugan na ito ay nagsimula sa bansang Italia.
Ang tanong, bakit nga ba sa Italia nagsimula ang Renaissance? Bakit hindi siya nagsimula sa ilang bansa, kundi bakit sa Italia? Ito ang mga pangunahing kadahilanan. Una, Italia ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Roma. Naniniwala ang mga Italiano na ang kanilang mga ninuno, etong mga Romano, ay kanilang modelo sa iba't ibang aspeto o larangan ng pamumuhay. Ang Italia ay meron ding maganda o estratehikong lokasyon. Pangatlo, itinaguyod o tinulungan sila ng mga maharlikang angkan. At pang-apat, dahil sa mga universidad na itaguyod at napanatiling buhay ang kulturang klasikal, teknolohiya at pilosopiyang kaalaman ng mga Griyego at mga Romano. Hindi nagtagal nagkaroon ng pagsibol ng isang kilusang intelektual na tinatawag natin na humanismo. Ang humanismo ay isang kilusang intelektual na naniniwalang dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome dahil naglalaman ito ng mga aral na dapat matutuhan upang magkaroon ng isang moral at epektibong buhay. Ang mga scholar na ito ay tinawag natin ngayon na mga humanista. At ang focus ng kilusang ito ay nakatuon sa kakayahan at angking talento ng tao. Ang taong Renaissance ay nagtataglay ng maraming tao at talento. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng bagong katangian ang isang makabagong tao o Renaissance man. Sino ba itong tinatawag nating Renaissance man? Para sa kanila, ang isang taong Renasimiento ay nagtataglay ng maraming talento. Ito yung mga panahon ng tao ay nagsimulang maging mapanuri, nagsimulang maging palatanong. Sila ay nagsimulang magsaliksik ng mga bagong kaalaman at pagtuunan ang kanilang sariling interes at talento. Hindi na lamang sila umaasa sa mga sinasabi, kundi sila mismo ang umaalam ng mga impormasyong ito kung ito ba ay totoo o hindi. Sa makatuwid, sa panahong ito, marami mga mamamayan ang nagkaroon ng interes sa edukasyon. Sumibol dito ang iba't ibang mga humanista na nakapag-iwan ng mahahalagang ambag sa ating kasaysayan. Unahin natin sa larangan ng sining at panitikan. Sino-sino ba itong mga humanista na ito? Una dito, si Francisco Petrarch. Siya ang tinaguriang ama ng humanismo. Sumulat ng songbook na napapatungkol sa kanyang minamahal na si Laura. Ang songbook ay naglalaman ng mga akda ni Francisco Petrarch ng pag-ibig para kay Laura. Susunod, si Giovanni Boccaccio. Siya naman ay maakda ng Decameron, isang koleksyon na nagtataglay ng 100 nakakatawang salaysay. Isa pang humanista na nakilala sa panahong ito, mukhang kilalang kilala ito dahil nababanggit siya sa mga literatura, patikular na sa subject na English. At to ay si William Shakespeare. Siya ang tinaguriang makata ng mga makata. Ilan sa kanyang mga akda na kilalang kilala hanggang sa kasalukuyan, ang Julius Caesar, Romeo and Juliet, Hamlet, at Anthony and Cleopatra. Isa pang personalidad na nakilala dito ay si Desiderius Erasmus. Siya naman ang tinaguriang prinsipe ng mga humanista. Kung si Francisco Petrarch ang tinawag na ama ng humanismo, si Desiderius Erasmus ang tinaguriang prinsipe ng mga humanista. Siya ang mayakda ng In Praise of Folly na tumutuligsa sa hindi mabuting gawin ng mga pari at ng mga karaniwang tao. Nakilala din dito sa larangan ng politika si Niccolo Machiavelli. Siya ang mayakda ng isang aklat na tinatawag natin na The Prince. Ano ba ang nakapaloob sa aklat ng The Prince? Ito ay nakapaloob sa aklat na ito ang mga prinsipyo na tinatawag nating the end justifies the means. O ang layunin ang nagbibigay sa matuwid na pamamaraan. Ano ba ang sariling konsepto ni Niccolo Machiavelli sa paniniwala na the end justifies the means? Para sa kanya, anumang pamamaraan ay katanggap-tanggap.
Sa makatuwid, maaring gumamit ang isang pinuno ng dahas. Maari siyang pumatay, maari siyang maging marahas, maari siyang maging tuso upang magkaroon ng magandang resulta ang kanyang mga gawain. Ano mang pamamaraan ay katanggap-tanggap upang magkaroon ng magandang resulta. Susunod na personalidad, Michelangelo Buonarroti, dakilang pintor at iskultor. Siya ang nakilala dahil sa mga ipinintang larawan sa Sistine Chapel sa Vatican. Ang mga larawang ito ay naglalarawan sa mga pangyayari sa Biblia mula sa paglikha hanggang sa malaking pagbaha. Isa sa pinakakilalang iskultura na likha ni Michelangelo ang La Pietà. Inilalarawan sa iskulturang ito si Kristo habang kalong ng kanyang ina pagkatapos ng kanyang krusipiksyon. Susunod na personalidad, kilalang-kilala din ito si Leonardo da Vinci. Nakilala sa kanyang kaalaman sa iba't ibang larawan. Itinuturing si Leonardo da Vinci bilang isang makabagong tao o Renaissance man. Katulad nga ng nabanggit kanina, ang isang taong Renaissance ay magaling at nagtataglay ng iba't ibang talento. Si Leonardo da Vinci ay hindi lamang isang pintor, kundi isa rin siyang arkitekto, eskultor, inhenyero, inventor, siyentista, musikero, at philosopher. Dalawa sa kanyang pamosong mga naipinta ang Mona Lisa, ang babae na may misteryosong ngiti, at siyempre ang huling hapunan o The Last Supper. Dumako naman tayo sa larangan ng agham. Sino-sino naman yung mga humanista na theory, sun-centered theory. Ang nasa gitna ng sistemang solar, ang araw. Ito ay hindi ganon kadaling tinanggap ng mga Europeo noong panahon ng Renaissance sapagkat sa matagal na panahon, sila ay naniwala sa sinaunang teorya ni Ptolemy na tinatawag nating geocentric theory. Ang ibig sabihin naman ito, Earth-centered theory. Sa matagal na panahon, ang pinaniwalaan ng mga tao, ang sentro ng San Sinukob o ang sentro ng sistemang solar ay ang araw. Sa paglitaw ni Nicolas Copernicus, sa produkto ng kanyang mga iba't ibang pananaliksik, natuklasan niya na hindi ang daigdig, kundi ang araw, ang sentro ng sistemang solar. Susunod, Galileo Galilei. Nakilala naman siya nung naimbento niya ang teleskopyo. Dahil dito, napatunayan na totoo ang teorya ni Nicolas Copernicus sa kanyang heliocentric theory. Susunod, Isaac Newton. Sangayon sa kanya, batas ng universal gravitation, ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng gravitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog. Sa panahon ng Renaissance, naging limitado lamang ang oportunidad para sa mga kababaihan. Iilan lamang yung mga tinanggap sa mga universidad upang mag-aral. Bagamat limitado ang mga oportunidad na ito, nakita ito ng ilang mga kababaihan upang gamitin at mapaunlad ng kanilang sarili. May ilang mga kababaihan na tinanggap sa mga universidad at sila ay nakapag-aral. Sila din ay nakapag-ambag sa panahon ng Renaissance. Ilan sa mga kababaihan na ito, sina Isota Nogarola na nakilala sa kanyang dalawang akda, The Oration and the Life of St. Jerome and the Dialogue of Adam and Eve. Si Isota Nogarola ay nakilala dahil sa kanyang kahusayan sa paksa ng teolohiya. Yun ang karaniwang paksa ng kanyang mga akda. Susunod, nakilala rin dito si Laura Sireta. Siya naman ang nagtangkiling at nag-inganyo sa mga kababaihan na mag-aral ng humanismo. Susunod, si Veronica Franco na nakilala rin sa kanyang mga tula. Ngayon, paano nga ba nagbago ang pananaw ng tao sa politika, edukasyon at agham sa panahong ito? Tama. Nagkaroon ng pagbabago sa iba't ibang larangan sa panahon ng Renaissance. Matatandaan na sa panahong ito, sa pagwawakas ng mga iba't ibang negatibong pangyayari na naganap sa panahong medieval, sa pagwawakas ng digmaan, sa pag-unlad ng mga kalakalan at institusyon, at patikulad ng edukasyon, nabiglang nabigyang laya
ang mga tao na magbigay ng focus sa kanilang sariling talento at kakayahan. Maraming mga tao ang nahikayat na mag-aral, ang pumasok sa mga universidad. Sa ganong paraan, nakilala nila or napagtanto nila yung kanilang sariling talento at kakayahan. Maraming mga scholar, ang mga naging humanista na sa paglaon ay nakapag-ambag sa iba't ibang larangan tulad ng sining, agham, embensyon, edukasyon at ideyang politikal. Sila ay hindi na lamang nakatuon sa pag-aaral ng mga klasikong kabiasnan, kundi sila rin ay naging mapanuri sa katotohanan, palatanong upang magkaroon ng mga bagong kaalaman. Ngayon, dumako naman tayo sa ating ikalawang gawain. Ang pamagat ng gawain na to ay Fill Me Up. Punan ang concept definition map ng mga impormasyon na iyong natutunan sa ating aralin sa hapong ito. Sa una, ibigay ang kahulugan ng salitang Renaissance. Pangalawa, anong bansa kaya yung lugar kung saan sumibol ang Renaissance? Pangatlo, magbigay ng mga salik na naging dahilan ng pagsibol ng Renaissance. At pang-apat, magbigay lamang ng dalawang personalidad o humanista na nakilala sa kanyang larangan. Ilagay ang personalidad at ang kanyang naging ambag. Alam kong kayang-kaya niya ito kung nakinig kayo sa ating paksa sa hapong ito. Tama. So isa-isahin natin ang inyong mga sagot. Una, simulan natin sa kahulugan ng Renaissance. Ang Renaissance muli ay isang kilusang kultural o intelektual na nagtangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang kultura ng mga Griego at Romano sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga nasabing sibilisasyon. Kung ang inyong sagot ay nangangahul ang Renaissance ay nagmula sa salitang Pranses na nangangahulugang muling pagsilang o rebirth, ito din ay tama. Susunod na tanong. Bansa kung saan sumibol? Magaling! Ang bansang ito ay ang Italia. Pangatlo, ano-ano yung mga salik kung bakit sa Italia sumibol ang Renaissance? Una, kahit alinman sa apat na ito ang inyong mga sagot ay tama. Dahil ang Italia ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Roma. Pangalawang dahilan, dahil sa pagkakaroon ng Italia ng magandang lokasyon. Pangatlo, itinaguyod ito ng mga maharlikang angkan. At pang-apat, dahil sa mga universidad na itaguyod at nanatiling buhay ang kulturang klasikal, teknolohiya at pilosopiyang kaalaman ng mga Griego at mga Romano. Sa susunod, paksa ay napapatungkol naman sa mga humanista. Sino itong mga humanista na ito na nakilala? Maaring magbigay lamang ng dalawa sa mga nabanggit natin o natalakay natin na mga humanista. Maaring ito ay si Francisco Petrarch, si Giovanni Boccaccio, si Da Vinci, si Copernicus, si Galileo Galilei, Sir Isaac Newton, Isotta Nogarola at marami pang iba. Mahusay nasagutan ng tama ang ating gawain. Ngayon naman, meron akong isang katanungan dito. Ano-ano ba ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng Renaissance at paano nito pinagyaman ang kultura ng daigdig? Magaling, nagkaroon ng pagbabago sa iba't ibang larangan tulad ng siyensya o agham, teknolohiya, literatura, politika at marami pang iba, bunsod ng mga kaalaman nakda na naipamahagi ng mga tinatawag natin na mga humanista. Ang mga imbag na ito, karamihan sa mga ito, ay nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngayon naman, sa inyong palagay, kung magkakaroon muli ng Renaissance, kung mag-iisip ka ng isang bagay na pwede mong balikan, sa anong aspeto ng pamumuhay ang gusto mong mabago at bakit? Ang sagot na ito ay nakadepende sa inyong sariling pananaw tungkol sa kung ano ba ang gusto niyong balikan katulad ng naganap sa panahong ito ng Renaissance. Ayon,
Maghanda ng papel at magsimula tayo sa ating maikling pagsusulit. Para sa pagsusulit na ito, isulat lamang ang letra ng wastong sagot. Una, saang bansa sa Europa nagsimula ang Renaissance? A. France, B. Great Britain, C. Netherlands, o D. Italy? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay ang bansang Italia or Italy. Mukhang nakinig tayo sa ating aralin at lubos natin itong naunawaan. Pangalawa, isang kilusan ang nahubog sa panahon ng Renaissance na ang interes ay nakatuon sa kapakanan at kakayahan ng tao. Ano ang tawag sa kilusan na ito? A. Guild, B. Hanseatic, C. Humanismo, o D. Rosada? Ano ang tamang sagot? Mahusay, ito ay kilusang Humanismo. Pangatlong tanong, sino naman ang tinaguri ang ama ng Humanismo at siyang sumulat ng songbook, isang akda na napapatungkol sa kanyang minamahal na si Laura? A. Francisco Petrarch, B. Giovanni Boccaccio, C. Desiderius Erasmus, o D. William Shakespeare? Magaling! Ito ay si Francisco Petrarch, ang siyang tinaguri ang ama ng Humanismo. Pang-apat na tanong, alin naman sa mga sumusunod na pahayag ang nagbibigay ng pinakawastong kahulugan ng Renaissance? A. Muling pagsikat ng kulturang Ehipsyano, B. Muling pagsilang ng kulturang Griego o Romano, C. Panibagong kaalaman sa agham, o D. Panibagong kaalaman sa relihiyon? Alin ang pinakawasto? Tumpak, ito ay muling pagsilang ng kulturang Griego at Romano. Panglimang tanong, ang mga sumusunod na pahayag ay naglalahad ng katangian ng isang Renaissance maliban sa isa. Alin kaya ang hindi kabilang sa mga sumusunod? A. Kawalan ng interes sa edukasyon, B. Naging mapangatwiran ang mga tao, C. Naging palatanong nga ba ang mga tao, o D. Pagkakaroon ng kumpiyansa sa sariling kakayahan. Alin ang hindi kabilang sa katangian ng isang Renaissance man? Tama! Lahat ng ito ay katangian ng isang Renaissance man maliban sa letter A, kawalan ng interes sa edukasyon, sapagkat sa panahong ito, ang mga tao ay lubusan nagkaroon ng interes sa kaalaman at edukasyon. Meron bang mga katanungan tungkol sa ating aralin? Kung wala na, muli, ako si Teacher Jen na nagbibigay sa inyo ng pahayag na sa pag-aaral ng kasaysayan, lubos na nauunawaan ang mga pangyayari sa kasalukuyan. Muli, maraming salamat at salamat sa inyong pakikinig. Good day, Philippines. Hello, Region 1. Aloha, San Carlinian learners. Airing live from the Mango Bamboo capital of the Philippines, San Carlos City. You're tuning in to CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SEC learner, where passion is the key. Learning paves the way. With our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SEC learner.